Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Mr. Kwento. Ines Veneracion naman tayo ngayon mga kaibigan, sa pelikulang Dama de Noche noong taong 1998. Na kung saan ay ating makikita, ang mag-asawang sina Ana at Jude, na kasalukuyang nakikipagdiriwang sa kasal ng isa sa mga malalapit nilang kaibigan. Matapos ang kasal, syempre hindi mawawala ang kainan na talaga naman. Makikita natin ang grupo ng mga kababaihang ito na abala na nga sila sa paglamutak ng mga masasarap na handa, ay nagagawa pa rin nilang magchismisan. Hay nako naman yarn. Pero malalaman natin rito na ang mga ito pala ay mga kaibigan din ng ating bida, na si Ana. Saglit na lumayo muna si Ana at makikitang parang kailalim ng kanyang mga iniisip. Dito ay may isang binata naman ang palihim na nakatitig sa kanya. Siya si Medes, ang binatang katiwala ng naturang simbahan. Ang mag-asawang Jude at Ana, ay ilang taon nang nagsasama. Ngunit sa tagal na nila bilang mag-asawa, ay hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. E paano ba naman kasi, lihim palang umiinom ng pills itong si Ana at mukhang ayaw pa yatang magkaanak. Wala tuloy kaalam-alam ang asawa nitong si Jude, na kinokontra na pala niya ang pagkakaroon nito ng anak. Hanggang isang gabi, halos mabulabog silang lahat dahil sa mga tahol ng mga aso na inakala nilang may nakapasok ng ibang tao. Gising pa din naman ng mga oras na ito si Ana, at dito ay malalaman nga natin ayon sa isang katulong na hindi pala nakakatulog itong si Ana kung hindi ito umiinom ng sleeping pills. Maging si Ana din naman, ay hindi rin niya alam kung bakit niya nararanasan iyon sa kanyang sarili. Isang araw, habang magkakasama na naman ang magkakaibigan, ay umiral na naman ang pang-aasal ng pinakamatanda sa kanila dahil sa pagiging sunod-sunuran sa asawa ng isa sa mga kaibigan nila. Kung ano-anong pang-aasal at panlalait ang mga naibigkas nito dahilan para mag-walk out ang nasabing kaibigan. Maging si Ana ay umiwas na lang din at mag-isang pumunta sa harap ng simbahan. Dito ay muli na naman siyang tititigan ni Medes hanggang sa may isang lalaki ang lumapit kay Ana at napagkamalhan tuloy siya nitong isang bayaran dahilan para tanungin siya nito kung magkano raw siya. Siyempre tumanggi naman si Ana subalit naging marahas ang lalaki at pinagpipilit siya nito. Dito naman nalalapit si Medes at nagpanggap na atin niya si Ana upang mailigtas niya ito sa nagbabadyang kapahamakan, at nagtagumpay naman ang binata sa naisipan niyang paraan para maitakwil ang mapangahas na lalaki. Agad namang nagpasalamat si Ana kay Medes at nang matiyak nito na ligtas na siya, ay saka na siya nito iniwan. Sa tagpo namang ito, ay nagpapaalam itong si Jude kay Ana na halos isang linggo raw itong hindi makakauwi dahil sa trabaho nito. Dahil doon, muling binalikan ni Ana si Medes upang bigyan ng mga pagkain bilang pasasalamat na din sa pagliligtas nito sa kanya. Hanggang isang gabi, dahil hindi makatulog itong si Ana, ay dito na nga niya matutuklasan kung bakit tahol ng tahol ang mga aso dahil iyon pala'y may kinakatagpong lalaki ang isa sa mga kasambahay nila. Kitang-kita tuloy niya ang paglalampungan ng mga ito dahilan naman iyon para muling sumariwa sa kanya ang mga hindi magandang alaala na dinanas niya sa asawa noon ng kanyang ina. Simula noon ay parang nawawalan na siya sa kanyang sarili at paulit-ulit nang bumabalik sa kanyang alaala at malalaman na nga nating ginagawan pala siya ng hindi kaaya-aya ng asawa ng kanyang ina. Muling bumalik si Ana sa kanyang tambayan sa harap ng simbahan, kung saan ay may isa na namang lalaki ang lumapit sa kanya at kinukulit na naman siya nito. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya tinulungan pa ni Medes dahil maging ang binata kasi ay naguguluhan din dito kay Ana. Hindi naman naging marahas ang lalaki subalit bago siya nito iniwan, ay sinabi nitong kapag makikita raw nito ulit si Ana kinabukasan sa lugar, ay ibig sabihin ay pumapayag raw si Ana sa gustong mangyari sana ng lalaki sa kanila. Hindi na tuloy nawala sa isipan ni Ana ang mga sinabing iyon ng lalaki sa kanya hanggang sa makikita na nga nating nag-aayos na ng sarili ang ating bida at nagsuot pa ng napakaganda ngunit parang hindi kaaya-aya. At iyon na nga, matyaga namang naghihintay na pala sa kanya ang naturang lalaki hanggang sa mabilis na nitong nilapitan si Ana at dinala siya sa lugar na tinutuluyan nito at bilib naman ang mga kasamahan ng lalaki pagkakita sa kanila. Alam nyo naman na siguro ang mga mangyayari kaya wag na lang dapat ipakita dahil siguradong maglalaway ka lamang. Hanggang sa paulit-ulit ng ganoon ang ayos nitong si Ana sa tuwing nagpupunta ito sa lugar,
na siya namang lalong ipinagtataka nitong si Medes nang makita nito ang ayos ni Anna. Wala nang pinipili pa itong si Anna at pati Welder ay pinatulan na niya. Ow! Sa paglipas ng ilang araw na ganoon palagi ang pinaggagawa nitong si Anna, ay unti-unti rin naman itong nakokonsensya at napapaisip lalo na kapag kasama na niya si Jude. Hanggang sa naglakas loob na nga niyang ikumpisal ang kanyang hindi kaaya-ayang pinaggagawa, na sa huli ay hindi rin niya nakayang sabihin dahil sa kahihiyan. Dahil doon, nagpatuloy lamang si Anna sa kanyang panloloko kay Jude, at dito na nga niya makikilala itong si Kaloy, na sa paglipas ng mga araw ay palaging ito na ang gumigeng-geng kay Anna. Isang matandang madre ang ipapakita sa atin, kung saan ay dinalaw ito ng ating bida. Isa itong bahay ampunan at malalaman nga natin rito na malaki pala ang utang na loob ni Anna sa madreng ito dahil sa dito pala siya ipinaampon ng kanyang ina matapos malaman ang mga kahayupan ng pangalawa nitong asawa. Samantalang muling ipapakita ang nag-walkout noon na kaibigan nila Anna kung saan ay makikita na nating ito'y nag-iiyak na dahil iniwan na pala ito ng asawa niya. Ang masakit pa roon, winaldas raw ng asawa ang lahat ng laman ng kanilang pera sa bangko at wala ding anumang gamit nito ang iniwan na nagpapahiwatig na nilayasan na nga ito ng asawa. Kaya dito na muling nangaasar ang mapangasar nilang kaibigan dahil kung dininig lang daw sana niya ito ay baka hindi raw ito mangyayari. Isang gabi, habang nasa tambayan na naman niya itong si Anna, ay mukhang na-realize na niya ang mga maling pinaggagawa niya dahilan para nagawa niyang pagtaguan ang paparating na si Kaloy. Nagpatulong siya kay Medes kung saan siya pwedeng magtago na kasalukuyang nagsasaing naman ang binata ng gabing iyon. Nagawa naman itong may tago si Anna dahil na rin sa pagsisinungaling na umalis na raw si Anna nang magtanong sa kanya itong si Kaloy. Matagumpay nilang nalinlang si Kaloy dahil umalis na ito nang mapaniwala nilang wala na nga sa lugar itong si Anna. Nanatili naman muna roon si Anna sa tinitirhan ni Medes at nakipagkwentuhan ito sa binata. Sa pagkakataon namang ito, ay lakas loob ng inamin ni Medes kay Anna na may pagtingin pala siya rito. Na palagi niya raw itong tinititigan dahilan para halos gabi-gabi raw niya itong napapanaginipan. Dagdag pa nga ng binata na gugustuhin na lang daw niyang wag nang magising, dahil lang kay Anna. Hanggang ang panaginip na iyon ni Medes, ay tinutuon na ni Anna dahil walang alinlangan na niya itong pinagbigyan, na talaga naman. Ow! Dahil sa tagal ng hindi pagpapakita ni Anna dito kay Kaloy, ay hindi na nakatiis ang lalaki at ito na mismo ang nagpunta sa pamamahay ni na Anna. Galit na galit si Kaloy dahil nga batid na niyang iniiwasan na ito ni Anna. Hanggang sasabihin na nitong wag daw isawalang bahala ni Anna ang kanilang relasyon na mariin namang tinutulan ni Anna at ipinaalala na wala naman daw silang relasyon ni Kaloy. Dahil doon, tinakot ni Kaloy si Anna na kung patuloy lang daw ito sa pag-iwas sa kanya, ay mapipilitan daw siyang isumbong ito kay Jude. Hanggang sa dito na nga pinwersa ni Kaloy ang kawawang si Anna, na wala naman ang nagawa pa, ang ating bida. Pagkatapos ng mga nangyari, heto ngayon si Anna na nag-iiyak at parang nawawalan na ng pag-asa. Siya namang pagdating nitong si Jude dahilan para makita niya ang asawa at makita nitong nag-iiyak. Walang pag-aalinlangan namang inamin na ni Anna kay Jude na siya nga ay nilapastangan sa mismong pamamahay pa nila. Dito naman na nagsimulang magalit itong si Jude at tinanong kung bakit hindi man lang siya nakasigaw para makahingi raw man lang sana ng tulong. Hindi lang naman iyon pinakinggan ni Anna at nagtuloy-tuloy na ito sa pag-amin sa mga nauna pa nitong pinaggagawa, na siya namang halos ikadurog ng puso nitong si Jude. Malalaman rin natin dito, na pinagtulungan at pinwersa din pala siya ng mga kasamahan ng lalaking una niyang nakatagpo noon, na kung saan ay dinala siya noon ng lalaking iyon sa tinutuluyan nito kung inyong natatandaan. Siyempre labis na nasaktan si Jude sa nalaman dahilan para tanungin niya si Anna kung ano ba ang kanyang naging pagkukulang. Kung ano nga rin ba ang mga nagawa niyang mali. Ayon naman kay Anna, matiwasay naman niyang inamin na siya raw ang may problema. Dahil doon, sinabi niya kay Jude na magpapakalayo na lang daw muna siya upang makapag-isip ng maayos. Gusto namang pigilan ni Jude ang gustong mangyari ni Anna subalit wala rin siyang nagawa dahil buo na talaga ang desisyon ni Anna. Hanggang sa atin nang makikita, natuluyan na ngang umalis itong ating bida sakay ng isang bus, at mukhang isang probinsya ang tinatahak nitong lugar. Hanggang sa atin nang makikita, napinuntahan at hinanap pala niya ang kanyang tunay na ina.
Mahigpit naman siyang niyakap nito kasabay ng mga paghingi ng tawad at maayos na pagpapaliwanag kung bakit nagawa siya nitong iwan sa mga madre sa bahay ampunan. Lahat naman ng mga iyon, ay naunawaan at naiintindihan naman ni Ana kaya dito ko natatapusin, ang kwento sa pelikulang ito. Maraming salamat, at mabuhay ka hanggat gusto mo kaibigan.